May kubong nakatayo dito sa bandang taas ng campsite, mga box. And dito kami magstay sa area na to. The thing is, yung taas ng kubo, hindi na kayang mag-accommodate ng tatlong malulusog na adults. But we will be using yung pinaka-kitchen and yung table for dining. Kaya as you can see, nililinis na muna ni Kit yung table para mailapag namin yung mga supply sa pinamili namin. Magsasabit kami ng hammock na din. And si Kit, magpipitch naman siya ng tent. And that's where we will be sleeping in. Yes! So, mga bakso, nakasunating na rin tayo dito. With the help of our baby sister, we're finally here. Maglaligay na tayo na. Tignan natin kung abot natin. Salindala na tayong tali-talo dahil tayo ay nag... Nandadaya tayo, gumagamit tayo na... Ay, tara din na. Tingnan na natin kung sako lang ang baba niya. Ayoko din naman na masyado mataas dahil tayo ay mababang nila lang. Kain po, kain po. Kain po! Kain ko gusto ko kami mga box kasi nakakapagod talaga umakyat ang bundok. Nagsaing lang kami ng kanin once we got settled kasi nagdala ko ng pork adobo na niluto ko sa bahay that we paired with salted eggs and tomatoes. Wow! Alam niyo bang lahat ng pagkain sumasarap kasi nasa itaas ko ng bundok? Yes! Kaya mapaparami ka talaga ng kanin. I'm sure all mountaineers will agree with me on that. Yeah, boy! Isipin niyo mga box, oh. Nakain ka ng ganito, tapos ang nakikita mo, puro bundok. Nice. Kasi tingnan mo, nakita ko. Nakatayo ako kasi, tapos nakikita ko, puro bundok. This doesn't happen every day. Yeah. Feeling ko, may dugdog na gustong kumain. Pero kanina, nung dumating tayo, ang sumit. Kai, ayaw mo yung unang doon? Ha? Huh? Ayun mo ko, magtitinolo, yung dahon ng silyo. Gipitat lang. Ano yung manok? Ano yung manok? Hindi yung manok, palakad dumadayo-dayo dito. Kasi may pamigda lang. Isa-isa nila? Dumaan manok sa ilalim nila. Nararamdaman mo. Ano? Ibigay ko si Sky. Sky, oh! O, pwede siya kainin dali. Dug naman niya. Resilient yan. Asong bundok. Sino isang lalaki doon? Kaya ba naman niya? Ma'am, ang taba-taba mo ay. Sino yun? Si Tutoy. Baka si Tutoy. Ay, hindi mo nang nakita kanina. Tulog ka sa iyo. Sino mo? Anong kulay na dami na kapula? Red. Oh, yun si Tutoy. Si Tutoy yung nag-ice kanina ng ano rito, ng brass cutter. Mga box, magkape tayo. Matapos natin magpakamuso. Ngayon tayo dito. Masarap yun itong kape. Dinala ko lang pag galing sa bahay. Let's try. Tididi. Amazing. Tapos, oh, di ba tama, hindi alam gamitin. How the harabaw. Yes, that like that, I guess. Yan! How perfect! Now you pour the hot water over there. Baka coffee daw kasi yan eh. Sabi yun, baka coffee. Hindi nagbabasa. Oh my god. Kasi konti pa lang yun nasa tasa. Ayan mga box, as you can see, ang dami kong ganito. May mga ko-collection. Kasi whenever I buy coffee sa mga fast food, tapos yan, mayroon pang sa Dunkin Donut, mayroon din Krispy Kreme dito. Tapos syempre eh, kasi gusto ko maraming mga ganito eh. Pero hindi ko talaga sila naubos. So, iniipon ko sila kasi dinadala ko sila pag nag-aakit akong bundok. Ito, 7-Eleven po. So, we spent a part of this afternoon doing socials. Yes! This is when the reminiscing part happens. Bidahan about past climbs,
palitan ng mga ideas and opinions about the outer scene and whatnot. Pero sa totoo lang, nagpapawala lang talaga kami ng busog niyan. Kasi busog na busog kaming tatlo dahil sa dami ng kinain namin kaninang lunch. And while nagpapawala kami ng busog, eh, nire-ready na namin ang aming mind and body to prepare our merienda and dinner. Ayan mga Vax! Natapos na ang ating paghihiwa-hiwa ng mga gagamitin natin. Ito mga to ay pakbet. Kasi pipito lang natin ang tilapia. Tapos gagawa tayo ng pansit canton using Lucky Me in Central Sea Canton. Lucky Me! Bukanan. Lately, naging go-to merienda namin itong Lucky Me Instant Pansit Canton. Pero, I did some revisions. I add some condiments dun sa flavoring ni Pansit Canton para mas sumarap siya. Tapos, nalagyan ko ng gulay. And instead, I use is kikyam and chicken balls. Pero, ang binili lang namin kanina umaga is kikyam. Pero, okay na rin yan. So, madami kaming pagkain. Tatlo lang kami dito ngayong gabi. Actually, yung caretaker is bumaba. Tapos, meron dito kanina si Toto, magka-cut sana siya ng grass, pero yung grass cutter is umaarte. So, bumaba din siya. Bukas na lang sila babalik. Hopefully, hindi pa panis tong mga to. Since malamig naman, sobrang lamig na yun. So, hopefully, hindi pa panis sa mga to para makakain sila nito buha. Nainit ba? Charot. So, very good yung sous chef ko. Ang konti ng tubig. Okay. Not alone at that time nga pala mga Vax. Meron kasing alien na nagkatawang insekto na hindi kami iniwan the whole time we were camping. Ano tatawa mo dyan? Yan. So, mataas po natin ilagay yung mga gulay, mga bak. Paglagay natin siya just to make sure na hindi siya lumasunog. Well, okay lang sana ganyan para on the best stir fry. Pero kasi, since nasa bundok tayo, di ba? Nakita niyo naman yung apoy. Nangangalit, mga bak. Dahil ang lakas ng hangin dito, hindi niya na kailangan paipayan yan. Thank you, Mother Nature, for helping us. Okay. Yan, lagay na natin yung flavoring. Mga bak. Ano po, yung flavoring ni Lucky Me. First, I added chicken powder, oyster sauce, and garlic powder. Saka, chili garlic. Lakas na ito eh, mga bak. After natin ilagay yan, ilalagay na rin natin right away yung pansit. So, isasama natin yung sabaw kasi magtutuyo yan. And then, purpose din na may sabaw siya para lumambot pa lalo ang gulay. Saka nakita nyo medyo na ano yung flavoring natin. Natuyo sa bandang ilalim. Tutuyo siya ulit. So, yung lasa niyan, mga box, bahala na kayo mag-adjust. Depende na yan sa gusto ninyo. Gusto nyong mas maalat, which is bad. No, God! No, God, please, no! 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 Tagdagan nyo pa ng toyo. Patuyo pa natin yung sabaw na lang konti. Pack natin yung pansit. That's right, hindi siya malabsak. Kasi nga, ginawa ko kanina, nung pinalambot siya, off fire agad. Yan, actually, pwede na natin itong i-off fire. Kasi as it cools down, magtutuyo na rin yan. Siyempre, ayaw naman natin ng tuyong-tuyong pansit. Yan na siya. Our altered Lucky Me Instant Pansit Canton. Off fire. Ito na tayong pakbet mga bak. Yeah! Garlic. That's salty, the aromatic. Onion. So as you can see, mga bak, wala akong hiniwang buya. Sinadya ako yun kasi hindi naman tayo gagamit yung hilaw na bagoong or bagoong isda. Gagamitin na natin is yung lutong ano na, bagoong. Kasi ito yung takbet Tagalog lang naman na nililuto natin. Kasi yung diba, mga Ilocano dyan, you know this, ang ginagamit natin sa pakbet natin ay bagoong isda. So ito yung takbet Tagalog naman. Kaya lutong bagoong alamang na gagamitin natin. So pabayaan muna natin maluto ang aromatics, lalo ang kamatis kasi dudulugin natin siya. So yun, medyo malambot ang ating kamatis. Ilagay na rin natin ang ating corny
giniling na baboy na lang ginamit natin ba? Tangkatsan natin sa ba? Ay! Ang taring ng ating ano, giniling. May surprise! Wow! Okay. Texas na. Kalabasa. Sensyan yung pinakamatigas sa gulay. Yan. Medyo sangkatsada na to. Sunod na natin ang pinakamatigas na gulay. Kalabasa. Para akong baby pag kumakain ng takbit. Dinudurog ko po yan sa hanap. Nice. So, hiyan na natin siya maluto. Hindi muna tayo maglalagay ng mga sabaw-sabaw or kung ano man. Since ang gulay ay may natural water, hindi na muna natin nilalagyan ng sabaw. Okay, so let's make it sweet! Make it happy! Pero uli natin, dahil malakas ang apoy natin, mga buhok, check natin from time to time. Kasi baka, ano na sila, super dry na siya. So, sandaling panahon, like, parang wala pa atang 3 minutes. Nakalabasa already, like, changed its appearance. So, parang ano na siya. So, isama na natin ang sitaw. Second to the pinakamatigas. Ay, isa. Ay, nalaglag yung isa. Oh, ay, no! Halo again para yun na sa ilalim ay hindi matunog. Okay. And then, takip again. Ayan, sa mga box, kung nakikita niya, medyo kumuhulo na siya. Lagyan na natin ang alamang para sumama na sa pagluto pa yung alamang. Medyo messy lang kasi parang butas yata yung plastic na pinaglagyan ni ate dun sa palengke. Sinama natin yung oil para masasarap. Oh, so this is spicy. Hindi ko nakita kanina. So medyo magkakaroon ng spicy, ano natin, si pakbet natin. Which is fine kasi dapat nga pala talaga. Merong sealing green si pakbet natin. May tamis yung alamang. So, medyo may tamis siya. Pero okay lang. Parang naalala ko yung kinain namin pakbet sa chocolate de baterol sa Baguio. Tamis ang pakbet nila doon, mga box. Pero hindi naman siya ganun katamis. I will let someone taste it to be the judge kung anong kulang. Kung ako ba may pagkukulang o ba mag-a-adjust. Okay na? Gusto mo dagdagan ko pa ng alat? You can put salt if you want. Since si Baguong yata ay talagang matamis. Ayan, okay na siya. Papatuyuin na lang natin. Pag tumuyo na yung sabaw niyan, sakto na yan, malambot na yung mga gulay. Sorry guys, hindi ako yung tipo ng tao na gusto yung mga crunching gulay. I don't believe na kailangan crunchy pa sila para nandun pa yung sustansya nila. Kasi pag nagluluto ka, dyan na lahat yung sustansya. Ito na yun eh. Kahit malambot na malambot siya, as long as kainin mo lahat yan, andyan lahat yung sustansya. So, patuyin natin, reduce natin yung sabaw to 75% of kung anong meron siya ngayon. Tapos okay na yan. Tapos magpipitin tayo ng tilapia. Okay na nga, box. Okay na siya. Magaling na natin. Yeah. Tilapia naman. Change roles, mga box. Sigla na ang pinagpilito ko kasi it's time to set the table na for dinner. Medyo madami kasing nakapwesto dun sa table na kailangan alisin. Kaya, yun naman ang ginawa ko after kulutuin yung pinakbet. Ngayon, mga box, Sorry. Magandang gabi. Naluto na ang ating mga pagkain. It's 7:35. Mid-evening. Kain na tayo. Kasi gutom na. Saka para makapag ano na social sa na yes! After ito. Kain tayo. Pray muna bago ko mag-in. I literally died after dinner, mga box. Kaya hindi ko na na-videohan yung social sa nangyari between Glenn and Kit. Basta ang alam ko lang, naririnig ko maingay sila habang humihilig ako.